Hi guys! For today's video, pag-uusapan po natin yung Binance Futures. So itong video na to guys ay full guide kung paano po kayo mag-start sa Binance Futures. So marami kasing nagre-request sa ating mga viewers kung paano daw nila gamitin yung Binance Futures. Itong video na to guys ay dalawang series. Ito po ay para sa laptop at yung isa ay para sa mobile. Alright? So para masundan nyo ng tama yung paano po mag-start na mag-trade po gamit po yung Binance Futures or yung contract trading. Alright guys, ang maganda nito guys ay ituturo ko sa inyo yung full video guide. Okay, mula sa pagka-cash in, pagka-create ng account, alright, sa pagta-transfer mula dun sa spot na pera nyo papunta dun sa Binance Futures. Alright, so magbibigay na rin po ako ng mga tips na pwede nyo pong gamitin sa pagte-trade nyo po sa Binance Futures. Alright, so if you have question din guys, ay nandyan po sa comment box. Pwede po kayong mag-comment din sa comment box para masagot natin yung mga concern nyo. Alright, so panoorin mo yung video na to hanggang matapos, okay, para makita mo kung paano yung mag-trade sa Binance. Hello guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang kayo dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng totoong pera sa online. Alright, so wag na natin patagalin guys, let's go! Yes guys, before tayo mag-start sa ating video tutorial, guys, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung laman ng video na to. Alright, so ito po yung pag-uusapan natin inside this video. Kaya dapat tapusin nyo. Una, ituturo ko sa inyo guys, paano ba mag-sign up sa Binance. Although kung kayo ay nanonood at meron na Binance, skip nyo po yung number 1. Pero sa mga nanonood na wala pang Binance account, ituturo ko na rin inside this video. Alright, so, and then number 2, kung kayo ay may Binance account na pero wala pang fund, so sa number 2, masasagot din yan. At sa mga nag-start na wala pa talagang as in Binance account, okay, tuturo ko na rin sa inyo, paano po mag-cash in nang wala pa na pong fee. Alright, so yung iba kasi meron pa silang babayarang additional fees. Pero dito sa tutorial na to, wala na pong fees yung babayaran natin. And of course, kapag meron na po yung fund nyo sa inyong Binance account, eh, iba po kasi yung spot trading, iba rin po yung futures trading. So, ituturo ko na rin kung paano i-transfer from yung fund nyo sa spot trading papunta po sa USDT ng futures. Alright? So, ituturo ko na rin inside this video kung ano yung gagawin nyo. And of course, ituturo ko na sa inyo paano ba mag-trade sa Binance futures. And of course, tuturuan ko kayo ng basic tutorial paano gamitin yung Binance Futures, plus ituturo ko kayo sa buong dashboard mismo ng Binance Futures. So para makikita nyo po ano yung mga gamit ng mga nandun na nakasulat na iba't iba. Okay, ituturo ko rin inside this video. At paano ba yung tinatawag nilang long and short? So ituturo ko na rin inside this video. And paano i-cash out? Halimbawa, you earn money na sa futures, paano mo siya itatransfer ngayon papunta sa spot trading or yung available balance mo? Saan? Paano yon? So, ituturo ko rin inside this video. Plus, ituturo ko na rin kung paano po i-cash out, alright, from sa spot or available balance, papunta naman sa P2P, wherein pwede na pong i-transfer sa ating gcash, coins.ph, or sa ating bank account mismo, or Paymaya, or PayPal. It's up to you guys. So, ituturo ko rin inside this video. Kaya tapusin mo yung video na to para malaman mo yung pasikot-sikot sa Binance Futures at kung paano yung whole process na gagawin mo kapag nag-Binance Futures ka na. Alright? So, ayan po yung pag-uusapan natin inside this video. So, guys, ito yung first step na gagawin mo kung kayo po ay complete beginner. So, ang gagawin mo ay i-click nyo po yung link dyan sa description. Alright? Wala pong additional fees yan. At ito po yung makikita nyo. Alright? Once na na-click nyo po yung link. At kapag nakita nyo po ito, i-click nyo po itong register. Alright? Dito po sa pag-register natin dito, guys, ay ang kailangan nyo lang po ay valid active na email address. Okay? Plus, lalagay nyo lang po yung password nyo. Alright? So, kung gagamitin nyo po ay email, ganito po. Pero kung gusto nyo gamitin yung mobile, i-click nyo lang po itong mobile. Alright? So, dalawa po yung option natin, email or pwede po yung mobile. Alright? Any of the two, pwede po yun.
Okay, and after that, okay, lagay nyo po yung password. Ito po yung kailangan po sa password. Minimum of 8 characters, 1 uppercase, 1 number. Alright, plus, okay, click mo itong I have read, then create an account. And then, go back po kayo sa email na ginamit nyo para ma-verify po yung account nyo. After that, pwede na po tayong mag-login. Para mag-login naman, click mo lang itong login. Okay? So, click mo yung login. So, guys, kapag nakapag-login na po kayo, eto na po mismo yung makikita nyo. Kung kayo po ay complete beginner, mas maganda po kung ayusin nyo muna yung account security ng inyong account. So, aayusin nyo po. Para maayos yan, i-click-click nyo lang po ito. Itong parang tao na yan. And then, click nyo lang po yung security. And after that, isi-secured nyo lang po muna yung account nyo. Ibig sabihin, maglalagay po kayo ng email verification. Ito po yun. Set up nyo po ito. Okay, security, Google authentication, SMS. Okay, so apat po yan para mas safe. Pero tatlo lang sa akin. Okay, pero okay na rin yan. So, ito yun naman ay iisa lang dapat po yung pwede nating pag-cash outan. Para kapag nag-cash out, alimbawa, na-hack nila yung account nyo, at magka-cash out sila, i-withdraw nila yung ibang fund nyo, so hindi nila ma-withdraw kasi iisa lang po yung naka-whitelist kung naka-on yan. Pero naka-off sa akin. Okay? Ganun lang naman. Walang problema. At ito po yung mga tanong ng iba. Pwede na ba akong mag-trade kapag hindi pa ako na-verified? Yes, you can still trade. Ang advantage lang po kapag na-verified po yung account nyo ay mas malaki po yung pwede nyo pong i-cash out at pwede nyo pong gamitin yung P2P. Kapag hindi po kayo verified, pwede kayong mag-trade pero hindi po kayo pwedeng gamitin yung tinatawag nilang peer-to-peer transaction. Yun lang po yung difference nun. Okay? So, pwede na po kayong mag-trade. Ngayon, kung magbe-verified naman kayo, madali lang naman mag-verified. May mga video tutorial sa YouTube kung paano mag-verified sa Binance. Alright? So, kapag secured na yung account nyo, okay, ang gagawin lang natin ay click lang natin itong wallet. Okay? Ito po yung walang fee pala. Kaya lang, para sa walang fee, kailangan po ay verified po yung account nyo or yung email nyo. Identity lang naman eh. Kailangan mo lang ng ID. Okay? So, mas maganda yung mga government ID. Ewan ko lang kung tinatanggap yung mga student at saka sa PhilHealth. Di ko lang alam. Basta mas maganda po yung driver's license, passport, at iba pa. Okay? Para makargaan yung fund natin, click lang natin itong crypto, buy crypto, at gagamitin po natin yung P2P. Pwede rin po yung tinatawag nilang Ripple. From coins.ph, okay, pwede po nating i-transfer gamit po yung XRP o Ripple. Maliit kasi yung transactions. Alright? Pero ngayon, kung bibili po kayo ng crypto, dito na lang po sa P2P or peer-to-peer. Okay, para makabili po kayo, ang gagamitin lang po natin ay ganito. Okay, so... So, pwede... Palitan natin yan. So, papalitan nyo lang po ito ng peso. So, pwede po kayong bumili. Okay, wala na pong fee dito. Kayo na lang magtra-transact ng mga seller dito. Alright, so safety naman, safe naman po yung magka-cash in dito. Okay, so halimbawa, ito si Bloombit, 97.90% yung completion, 2,450.68 po yung price. Alright, at makakabili po kayo, meron siyang available na 4,000 USDT or 50,000 to 203,000 yung available sa kanya. Para kayo ay mabili, click nyo lang po itong buy USDT. Meron akong tutorial nito guys, pero ipapakita ko na lang din. Pero hindi ko na i-actual. Alright, so dito ilalagay nyo lang po yung amount na gusto nyo. I will receive then by USDT. And ganun na lang po. Mabilis po yung transactions dyan. Kung cellphone yung gamit nyo, mas mabilis pa. Okay? So ganun po yung pagbili. Let's say, meron na po kayong okay, account. So dito, makikita po natin yung fiat and spot. Alright, so like, just like me, meron tayong available today. As of today, ng ito po yung ating available na... fund dito sa ating Binance. So, I have two Binance account. Okay, ito po yung isa. Okay? At yung isa ay, yun po yung pinaka dun ko nagsisave. Okay? So, may available tayo na $22,000. So, ganitong gagawin natin. Okay? Para makapag-start po tayo, so, di ba, nandito na sa USDT natin yung ating fund. So, meron yata ako. Alright? So, halimbawa, meron akong USDT ngayon. Ito, hindi pa natin pwedeng i-trade dun sa Binance Futures. Okay? So, ang next na gagawin natin ay pupunta tayo dito sa... Alright guys, pupunta lang po kayo dito sa wallet at i-click-click lang natin itong futures. Okay, click natin yung futures na yan.
Alright, para makita po natin kung paano po i-transfer from spot or fiat papunta po dito sa futures. Alright, so ang gagawin natin ay ang makikita nyo po dyan, so explore lang natin. So ibaba nyo yan. So wala tayong transactions today. So ang gagawin lang natin para ma-transfer from fiat and spot. Okay, so ito yung nakikita nyo na. Ang gagawin nyo ay click nyo itong transfer. Click nyo lang po yung transfer na yan. At ito na po yung makikita nyo. Okay? So, dapat po ay naka-USDT or it's up to you. Okay? So, parang tayo, meron tayong available na 253 USDT. So, ganito po yung proseso. Nasa spot yung ating yung USDT natin, pupunta dito sa USDT or USDM futures. Diyan po natin dadalhin. Pwedeng baguhin yan kung gusto mo. Okay? Or pwede mo, kung gusto mo naman, pabalik, ganun mo lang. O, papalit sila. So, ang gagawin natin, spot, papunta po sa futures. So, ang gagawin natin ay ganito. So, lahat ba ilalagay natin doon? So, halimbawa, lahat ilalagay natin. 253 dadalhin po natin lahat doon sa USD or sa futures. So, click lang natin tong confirm. And the good thing, guys, is na-transfer na siya. Okay? So, nakita nyo, guys, agad makikita natin dito. Okay? May mga ibang term kasi dito. Kaya minsan yung mga beginner hindi na naiintindihan. Yung margin, parang yung capital mo yan. Yan po yung available balance mo. Ang tawag kasi ng iba dyan, margin. Pero sa atin, okay, capital. Yan po yung kumbaga puhunan mo. Okay, na i-transfer. Alright, so okay na. Meron tayong laman na pera dito sa futures. So nasagot na natin dun sa yung kung ano yung laman ng video. Ang next na gagawin na natin is mag-trade na tayo gamit po yung Binance Futures. Para makapag-start tayo dun, click lang natin to. Derivatives. Right? And after that, okay, so USD ang gagamitin natin. Pwede rin po ito. Pero ito po yung gagamitin natin. Okay? So, ito na po yung makikita nyo after nyo maklik yun. Alright? Para mas maintindihan nyo. Okay? So, kapag ikaw ay beginner, medyo magulo to. Lalong-lalo kapag talagang wala ka pang background sa trading. So, medyo magulo siya. Kasi kahit yung mga nagtitrade na, naguguluhan pa. So, dadahan-dahan natin ipaliwanag to para maintindihan nyo ng maayos yung Binance Futures. So, nakikita nyo guys, wala tayong, hindi tayo nag-login ng iba. Clinic lang natin yon, pero parang ibang page to. Okay, so, nakikita nyo to, Binance Futures. Okay, nakalag-in ka pa rin dun sa ginamit natin kanina. Ang difference lang, meron na siyang ganito. Parang isang page ulit. Okay, so, i-explain ko po to ng mabuti sa inyo. Kasi ako, okay, pwede, maraming nang nalugi sa ganito. Mali yung pagkakaintindi. Okay, so explore ko muna kayo guys. Dito guys, nakalagay dito yung pair. BTC, USDT, perpetual. Okay, so nakalagay dyan. Ito naman, ito po yung mga pair. Okay, so pwede po tayong mamili dyan. So, okay, so nakikita niya. Dito, USD futures. Battle, parang information to. Pwede nyo rin explore yan. Nandito po yung mga leader pagdating sa trading sa Binance Future. At meron po, kung may, merong available tournament. Ito naman yung earn. Alright, ito yung wallet nyo. Okay, so pwede kayong bumalik dyan. At dito makikita nyo po yung mga orders nyo. Okay, so na-explore nyo na. So makikita nyo yung orders nyo. Okay, so dito, pwede tayong mamili. Kung ano ba yung gusto nyong pair ngayon na available. So kung BTC, okay. Okay na siya, default yan. Kung pipili kayo ng iba, pwede rin. So, halimbawa, BAT. Okay? Yan po yung pair. Okay? So, after that, dalawa to, isolated at saka cross. So, i-explain ko muna yung isolated. Isolated, kung ano lang yung trinade mo, kapag yun na liquidate, halimbawa, nag-trade po kayo ng $10, yun po yung isolated to ha. Kung nag-trade po kayo ng $10 at yun ay na-liquidate, $10 lang po yung talo nyo. Okay. So, ano yung cross? Cross margin ang tawag dyan. Lilipat siya kasama sa margin. Ganito. Let's say, you have a $100 na nandito po sa wallet nyo sa USD futures. Yung wallet nyo may laman na 100 or margin na 100. Okay? Nag-trade kayo, nilagay nyo $10 lang. Pag sinabing cross, okay, kasama nung natitirang margin nyo, pwede pong maliquidate. Okay? So, kaya, tatandaan nyo pag nag-trade kayo, pwede nyo pong baguhin. Pili kayo. Okay? Click nyo po yon, cross or isolated. Kung isolated,
Kung ano lang yung trinade nyo, yun po yung pwedeng maliquidate. Cross, kasama na po yung total margin nyo. Kapag na-liquidate or na-loss, yan, kasama na po yung pati yung margin nyo. Yan po yung difference nila. Alright? Sana nakuha nyo. Okay lang ba guys? Pag naintindihan nyo po yung isolated at saka margin or cross, pakitype naman dyan sa comment box yung cross at saka margin. Ibig sabihin, naintindihan. Ito naman po yung leverage. Pag sinabing leverage, ito po yung parang i-multiply niya. So, pwede nating baguhin yan. Yung mga altcoins, minsan hanggang 50x lang. Pero kung Bitcoin yung gamit mo, mas malaki. So, ganito yon. So, balik tayo sa Bitcoin. Alright, so Bitcoin tayo. So, BTC. So, USDT. Yan. Perpetual. So, quarterly to. So, dito, click-click natin yan. Iba to, iba pala. Alright, so, open natin. So, guys, ito po yung leverage ng BTC USDT perpetual. So, up to 125. Pwede nyo pong baguhin yan. So, explain ko sa inyo kung ano yung gamit nito at ano ba yung difference nito. Alright? Dito, guys, kapag 125x, maliit lang na galaw, pwede kayong maliquidate. Pero, mas malaki. Mas mabilis pong ma-reach yung target nyo. Kaya lang, mas risky. Sa mas mataas po yung X niya or leverage niya, mas risky po yung ating trade. Okay, inuulit ko. Mas mababa po yung X niya, mas mababa po yung risk. Okay, so lahat dito guys ay may risk. Okay, mas mataas yung return at fast time kapag 125. Pero, mas maliit din po yung time para maliquidate po yung ating capital or margin. Okay, so, it's up to you. Okay, pwede po nating baguhin. Gusto nyo hanggang 25x lang, pwede 20x, pwede rin. Then, confirm nyo lang. Okay? So, pwede baguhin yan. Dito, makikita nyo po yung market, index, yung funding nyo. Okay? Kung 24-hour change, 24-hour high time or high price, yung low price ng Bitcoin, kung anong pair yan, yung volume. Okay, dito guys, ang leverage ay ang binibili natin ay contracts. Alright? Parang bibilin mo yung price kapag nandito siya. Parang ganon. Mula dito hanggang dyan, okay, parang bibilin mo yung price. So, ganito yon. Dalawa po yung gagawin natin. Yung tinatawag nilang buy or long at saka sell or short. Okay? So, dalawa po yung trade natin dito. Dito, ang gagawin mo, okay, kung sa tingin mo ay tataas po itong Bitcoin, halimbawa Bitcoin, di ba? Kung sa tingin mo aabot siya ng 58,500, kung ilolong mo siya, okay, so pwede nyo pong ilagay dito. Okay, once na-reach niya po yung target nyo, may profit po kayo. Okay, pero kung ito ay bumaba, may loss po kayo. Pwede pong maliquidate kung wala po kang stop loss. And the good thing is, merong stop loss dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay, itong chart nito, pareho lang din sila sa spot. Okay? Pareho lang din sila ng spot. Ang difference lang nila is you trade contracts. Okay? So, mamaya i-explain ko rin yan. So, mismo mag-actual trade tayo para makita nyo. Okay? So, the same din, meron tayong mga indicators, okay, na pwede po natin gamitin. Para magamit pala yung indicators, okay, dito, click nyo lang to. Okay? So, ito na po. Bahala na po kayo kung ano yung indicator. Guys, yung mga trading, marami po tayong pwedeng i-apply. Iba't iba po yung mga style, strategy natin. So, pwede tayong manood sa YouTube kung may mga tutorial na mga expert at pwede nating gawing pattern. Okay? So, ngayon, so ito po ay mga indicator na ginagamit natin. Okay? So, pwede po nating original view at pwedeng trading view, yung depth at saka yung pwede nating i-wide. Kung gustong i-wide, yan po yun. Okay? So, sana guys, naituro ko na kayo dito sa pinaka-dashboard ng Binance Futures. Next na gagawin na natin is magti-trade tayo. Okay? So, babaguhin natin to. So, medyo risky yan. So, pwede po natin 20x lang natin. So, magti-trade tayo actual mismo. Okay? So, okay na siguro yung 20x. Okay? Then, confirm mo lang kung gusto mong baguhin. Okay? So, dito, so it's up to you guys. Kung meron ka, mas, yeah, pag malaki po yung fund nyo, okay lang po yung cross. Okay, yung cross kasi parang safety rin para hindi mabilis maliquidate. Okay, so
pwedeng cross, pwede rin isolated. Pero gagamitin natin ngayon is isolated, then click lang natin yung isolated. 21X, okay, before tayo mag-trade, dapat check nyo po yan. Kasi baka magkamali kayo. At dito, okay, pwede po tayong bumili. Let's say, nakikita natin ngayon. So, dito pala yung time frame, 15-minute time frame yung bawat candlestick. Pwede po yung 1 minute. Alright? So, click natin itong 1 minute. So, let's say, expect natin na from here or dito, papunta siya sa 52. Halimbawa lang ha. So, let's say, yan ang target natin. Pwede yon. So, ang gagawin natin, check din natin yung 5 minutes. So, bawat candlestick naman dito ay 5 minutes. Alright? So, ngayon, kung expected natin na bababa siya dito, pwede natin siyang i-short. So, let's say, mag-short tayo. Okay? So, dito ay market price. Ito yung limit kayo po yung magsusulat. So, gagawin na natin market para mas mabilis. Alright? So, okay lang na wag mo natin ilagay yung take profit at saka yung stop loss. Okay lang. So, size. Ilang po yung pwede nyo i-trade gusto nyo. Okay? So, pwede yan. Pwede nyo po dito. Pwede nyo rin po i-type. So, gagawin natin para meron lang tayong demonstration. So, 15%. Okay? So, ang gagawin natin ay dito, short natin. So, gusto kong i-short. At dito, hanggang dito yung gusto ko, 57,954 or ganito. Alright, so 57,984 or 58. Okay na yung 58. So, sell short ko para makita nyo. Yan. So, nakikita nyo order submitted. At dito sa baba, makikita na natin, scroll nyo lang pababa, ito po yon, makikita nyo po yon. Ito po yung position ko, dito yon, size 0.017 BTC. Okay, entry ko, nag-entry ako ng 58,197 at market price right now is ito. Okay, so ito po yung available or ito yung liquidity price niya. Pag ito nag-up yan, umabot siya ng 60, yung buong pera ko ay liquidate. Okay, so nakikita niyo po yung magiging margin ratio. Ito po yung margin ratio niya, 8.5, 47.11 isolated, ito po yung contracts. Okay. So, gusto nyong kuan, okay, pwede nyo pong ilagay yung take profit nyo dyan. So, halimbawa, gusto nyo ay take profit nyo is, so, halimbawa, dito, target natin is 58, sabihin na lang natin. So, 58,000 yung take profit ko. Pag umabot siya ng 58,000, magti-take profit na ko. At dito, kapag tumaas naman siya dito, so, halimbawa, ito na yung stop loss ko dito. Pag yan, umakyat dito, so, mag-i-stop na siya. Okay, pwede yon. So, 58,291. So, stop lang 58. Ayan. So, pwede po yan. Enter nyo lang. Okay na siya, guys. Ito po yung stop loss ko. Alright? So, pag umabot siya na 58,000, okay? So, kapag nag 58,000 siya, okay, kikita tayo. Kapag, okay, ilang percent yung kikitain natin? Nandito po yun, 8.54. Yan po yung profit natin. Okay, so, ang target natin is papunta siya dito. Ngayon, pag hindi siya pumunta dun sa gusto ko, mag-stop loss na ako at meron akong loss. Dito, makikita nyo yan. So, lahat ng information nyo, makikita nyo po dito. Okay, so yan. Ngayon, pag okay na sa inyo yan, let's say, binantayan nyo. Okay, gusto nyo yung i-close na. Okay, so halimbawa, medyo palos na kayo at nakikita nyo pong patalo kayo, pwede nyo pong i-close position. Okay, so itong actual natin to guys ay hindi ko pinag-aralan, pinakita ko lang kung paano yung process. So, di kung tama ba siya o pababa. Alright, so para makita nyo lang po yung process ng trading. So, halimbawa, ito, parang hindi mapunta sa gusto natin. Okay, so magku-close na lang siya kapag umabot siya ng 58,291. Alright, all pwede kong manual na i-close. Para manual, close mo lang all position. Alright, so close mo lang siya. And then, makukuha nyo na po yung remaining pa rin. And may loss kayo, and then meron po kayong remaining plus yung fee. Alright, so dito. Ito po yung margin ratio. Makikita nyo po yon. Maintenance margin, 3.96. Margin balance, ito po yung 46.32. Yan po yung ating margin balance. Dito, makikita nyo po ito yon. Ito po yung information. Balance, 331. Unrealized profit and loss. So, negative ka kasi pababa siya. Okay? So, ito na po yon. So, pwede nyo rin pong gamitin kung meron pong yung BNB for discount sa fee. Alright? So, okay. Ganun. Ngayon,
Kung gusto niyo pang matutunan yung Binance Futures sa pagtitrade naman yung mga tricks nila or strategy nila, marami din po sa YouTube. Ang pinapanood ko sa yung The Trading Channel at saka si Rainier Teo. Pinapanood ko rin yon sa kanilang strategy. Okay? So, para more information po kayo doon. Pero ito, sa akin ay, pwede po kayong guide nyo lang po ito kung paano kayo mag-trade. Okay? So, wala pong tip muna for trading. So, ito po ay tutorial lang. Alright? So, ito, pwede nyo rin pong ilagay yung stop limit kung gusto nyo agad na makikita nyo kung loss ba yan or pwede nyo na pong agad na ilalagay yung stop price nyo, yung price nyo, yung size, yan, para automatic na. Pero kung gusto nyo naman na hindi agad, and then ilalagay nyo na lang, pwede rin. Okay? So, ganun po. May mga options po tayo. Alright? So, sa pagtitrade, guys, marami. Ito po sa Binance Future, mas risky siya compared dun sa spot trading. Kasi sa spot trading, kahit bumaba yan, basta't hindi mo siya ibinenta, paper loss lang yon. Alright? So, pwede mong ibenta kapag mataas ulit. Dito, kapag na-reach yung liquidation mo, kahit ayaw mo pa, okay, magko-close na po yung order at yan, may loss ka na. Alright? So, mas risky po ito. Although marami po, gagawa rin tayo ng tutorial dito kung ano yung ginagawa natin, kung paano tayo kumikita naman sa Binance Futures. Okay, may strategy. May iba't iba po yung ginagamit natin dito. Alright? So, if you have questions, guys, feel free to comment dyan sa comment box para masagot natin yung mga questions nyo. Okay? So, dito, ay mas maganda ang Binance Futures kasi kahit mas maliit yung fund nyo, mas malaki po yung pwede nating kitain compare sa spot trading. Kasi bakit? Meron tayong leverage. Alright? So, yun po yung advantage po ng Binance Futures compare sa Binance Spot saka Spot Trading. Okay? So, next video siguro natin, pag-uusapan din natin yung margin trading. Okay? Pero yung next video natin is about mobile naman. Ganito rin, pero mobile yung approach. Okay? So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.